Magandang araw mga boss. Meron tayo dito ng isang submitter, no? Naka-box pa siya, no? Pero itong submitter na to ay nagamit na sa ibang project site. So tinanggal natin at pinaklas. So tingnan natin kung anong meron pa dito sa loob, no? At ito na nga mga boss. Buksan natin at may kasama pa siyang manual, no? So nandito pa yung kanyang manual. Ito yung manual na makikita natin yung kung saan natin i-determinate yung mga wire. So ayan, kung makikita nyo yung linya ng kanyang submitter. Ito yung main at ito yung submitter papuntang load side. So parehas lang sa baba. At ito naman yung ating submitter mismo, no? So ito nga palang submitter na to ay binak to zero ko na dahil ginagamit siya sa ibang project site. So nagkaroon siya ng ibang reading. So binalik ko na sa zero reading. So tanggalin natin itong cover na to para maipakita ko sa inyo kung saan kinakabit yung ating mga wire. At ito na nga mga boss. Kung makikita nyo, apat na terminal yan. 1, 2, 3, and 4. So, dyan po natin kakabit yung ating mga wire. So, ituturo ko po sa inyo kung paano po ikabit tong submitter, no? So, kung paano rin ikabit yung mga linya. Ang kailangan lang po natin ay hanapan natin ang magandang space tong ating submitter, no? Yung hindi siya nagagalaw-galaw. So dito natin na ikaabit. Kailangan maganda yung kanyang pwesto. So hanapan natin yan. At kailangan natin ng tornilyo. So ito yung ating gagamitin para maipix yung ating submitter. Dito natin yan ikaabit. Yung iba nagkakating sila ng plywood at yun ang gagamitin parang pinakang base nya para bago ikabit sa mga wall. So kailangan muna natin ikabit yung submitter sa pinakang plywood. So ito po yung butas nyan, may butas po sa taas. Dito po yan papasok yung ating tornilyo at meron din po sa magkabilaan sa baba. So kaya naging tatlo yung ating tornilyo na gagamitin. So kailangan nating maglagay ng isang tornilyo para dun sa ibabaw. So dyan po natin isasabit yung ating submitter. So paglagay po natin ng screw, kailangan hindi natin isasagad, no? Dahil kailangan may pasok mo siya doon sa mismong slot ng submitter. Ito po yun. So kailangan po natin siya may pasok dyan. So after may pasok, i-slide natin pababa. So siguraduhin lang natin na ipasok natin ang maayos yung kanyang tornilyo, no? So i-slide lang natin pababa. So ayan, okay na mga boss. So kailangan na lang natin lagyan itong magkabilaang butas. So yung dito ang kailangan, kahit isagad na natin ng pag-screw yung mga screw nya. So isasagad na natin yan. Medyo matigas lang kasi malaki yung nagamit nating screw. Kaya medyo mahirap iikot yung kanyang screw. Kung makikita nyo, medyo mahirap iikot yung ating Phillips screw, no? Dahil matigas yung ating pinapasok na tornilyo. At ito na mga boss, tapos na natin ikabit yung ating submitter. Kailangan na lang natin siguraduhin na fix siya. So ito yung ating wire
papunta sa ating load side. Ito yung ating switch. Yung ibig sabihin ng load side, ito po yung papunta na sa ating loob ng bahay. Diyan po nakakabit yung ating ilaw. At diyan na rin po nakakabit yung ating mga outlet. So yun po yung tinatawag na load side ng ating bahay. Tuturo ko po sa inyo kung saan po kakabit yan. Base po sa diagram na kasama po nung submitter, yun po ang ating susundin na ating pagkakabitan ng ating load side na wire. So dahil na ibalatan ko na yung wire, kailangan na lang nating ipasok dun sa ating submitter. So ito yung ating manual. So ayan po, makikita nyo yung ating load side sa ating manual. Kung titingnan naman natin tong cover, meron din siyang kasamang maliit na manual, no? So ito po yung kanyang diagram, no? Kung makikita nyo, 1 and 2 sa main at 3 and 4 sa load. Ibig sabihin load side. Ito po yung 1, nandito po yun sa 1 at 2. Ito, yan po yung ating main. At ito yung 3, number 3 at number 4. Ito po yung ating load side. So dyan po natin ikakabit yung ating wire na para sa load side. So sa number 3 and 4 natin kakabit na terminal. So kung makikita nyo, tatanggalin muna natin, luluwagan natin yung mga tornilyo para may pasok natin na maayos yung ating mga wire. So dahil na balat na po yan, papasok na lang natin. Kailangan lang natin i-fix na maayos. At ayan na nga po, naipasok na yung kanyang mga wire. Kailangan na lang natin higpitan yung kanyang mga tornilyo. Sa paghigpit nga po pala ng mga tornilyo na ito, no? So dalawa, tigna dalawa pong tornilyo yan. Kailangan lang po ang paghigpit natin ay tamang hampit lang, no? So hindi kailangan sobrang higpitan dahil wag lang magalaw yung tornilyo, ay okay na yun. Dahil pagka nasobra ng ating paghigpit ay malulustrate po yung ating terminal. So okay na, hindi na mahuhugot yung ating mga wire. So sa number 3 and 4 na terminal natin kinabit, no? Susunod naman ay dito sa ating breaker. So ito yung ating main. Dito natin ikakabit, no? So kung makikita yung sa diagram, no? Ay yung 1 and 2. Doon natin kakabit yung ating breaker. So kailangan na lang natin muna ang balatan tong wire. So pagka nagbabalat po ako ng wire, ang ginagamit ko po ay dalawang pliers, no? Isang electrical plier at long nose plier. So yan po ang aking ginagamit pagka nagbabalat ng wire. Ayan. Pwede na natin siyang ikabit dun sa terminal ng ating submitter. So okay lang po yan kahit magkabaliktaran po ng kulay ng wire yan, no? At ayan na nga mga boss. Siguraduhin lang natin na mahigpitan natin na maayos, no? Huwag naman yung sobrang higpit dahil maaari nga malustrate yung ating terminal. So kailangan lang natin siguraduhin na hindi matatanggal yung ating mga wire. At yan na nga mga boss, tamang hapit lang yung ating gagawin, no? Siguraduhin na hindi matatanggal yung wire. At dito naman natin ikakabit ngayon sa ating breaker.
So ganun lang ulit yung gagawin natin pagbalat ng ang wire. At ayan na nga, pwede na natin siyang ikabit sa ating submeter. So pagkabit nga pala din sa ating breaker, kung ano yung ginawa natin paghigpit sa ating submeter ay ganun din po sa ating breaker. So tamang hapit lang ating gagawin din, ano, para hindi magkaroon ng loss thread yung ating mga terminal. At yan ang mga boss, naipix na natin nung tornilyo, no? So kailangan na lang nating ayusin tong mga wiring muna. At pwede na nating testin itong ating ginawa sa ating pag-install ng submeter. So dito natin makikita kung tama ba yung ating pag-terminate ng mga wire. So ito yung ating plug, no? Yan, nilagyan ko lang pang saksak yung ating breaker, no? Para matesting natin itong ginawa natin. So kailangan lang natin saksak dito sa extension. At pwede na natin testingin. So kung makikita nyo, may ito yung kanyang pilot indicator na. So buhayin natin yung breaker at testingin natin. So ayan, umilaw na yung ating bulb, no? Ibig sabihin may power na yung ating linya. Ayan, kung makikita nyo, may power na siya, no? So yun yung ating kinabit na mga wire dun sa ating submeter. So ayan, papunta dun sa ilaw yung kanyang linya. At ito namang outlet ang tetestingin natin. Gagamit lang tayo ng tester, no? So ilipat lang natin yung range ng ating tester sa 220. Yan. Pag pumalo itong ating tester, ibig sabihin may linya na yung may power na yung ating linya sa outlet. So ayan, kung nakita nyo, pumapalo yung ating tester. So ibig sabihin may power na talaga yung ating outlet at sa ilaw. So patayin muna natin at ibabalik natin yung cover nitong submeter. So after natin ma-install yung submeter, ay kailangan natin ibalik yung kanyang cover para safe siya sa mga anumang short circuit na maaring mangyari. At okay na, ibalik na natin yung cover. So test, buhayin natin tong ating breaker. Testingin ulit natin yung ating linya. So yun, umilaw yung ating bulb. So ibig sabihin may linya pa rin yung ating submeter. So patayin natin. So ayan, makikita nyo hindi na umilaw yung ating bulb, no? So ibig sabihin yung ating linya ay dumadaan talaga dun sa ating submeter na in-install. So tetestingin natin itong outlet. So para matesting natin, meron tayo itong isang sanding machine, no? So para matesting talaga natin kung may power talaga itong outlet. So isasaksak ko lang itong ating sanding machine. So ayan, kung makikita nyo, gumagana ang ating sanding machine.
So kung napansin nyo, umilaw yung ating power indicator, no? So ulitin ko ulit, no? Testin ulit natin. Tingnan nyo yung ating power indicator. So ayun, umilaw yung ating power indicator. Every cycle po siya ng paggamit ng kuryente. So ayos, okay na yung ating pag-install ng ating submeter. So ganun lang po kadali mag-install ng submeter.